Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at ngayon po tayo nasa ating family time. Sa ating po pagpapatuloy narito si Brother Mike para sa opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin na sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa magandang araw ng Sabado sa Sabat Day at kami po ay nakaroon ng panahon upang magpagligo sa iyong pangalan muli sa araw po ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa kalusugan sa aming buhay na amin natanggap sa uli sa umaga po ito, sa hangin na amin nilalanghap sa sikat ng araw at sa mga pagpapalang natanggap po namin at tatanggap pa sa mga susunod na araw. Panginoon Diyos, sa umaga po ito, kami po dumadalangin na inyong kaming patubayan sa aming programa Family Time sa paglilikos yung pangalan at bigyan niyo kami ng magandang serbisyo sa Wi-Fi. At Panginoon Diyos, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo, linis niyo mga puso at handa kami sa inyong ikalawang pagpurito. Maraming salamat sa pagtugon sa mga request namin at sa mga kalusugan. At papasalamat kami sa mga nanonood, sa mga kapito at nakikinig. Tupang ang dalangin, sa matang sa Panginoon Jesus. Amen. Amen! Good morning, Brother Mike! Good morning po! And thank you for the prayer. Good morning, Brother Miko! Lahat at happy Sabbath to all. Ulitin mo yung pag-good morning mo, mukhang wala eh. Sige nga, good morning ulit. Hello, hello. Good morning yeah. Po. Good morning po sa lahat at happy Sabbath. Yes, thank you. Thank you sa aking mga kasama ngayong umaga sapagkat tayong muli ay narito sa ating programang Family Time, Stand Still, and Let God Move dito pa rin sa Naik Seventh-day Adventist Church. Diyan po sa Pilipinas. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at happy Sabbath. At alam ko po na tayo ngayon masaya sapagkat muli binigyan tayo ng Panginoon ang kapahingahan at ang araw na ito ng Sabbath na kanyang pinabanal upang sa gayon tayo ay magmuni-muni sa kanyang mga walang hanggang pag-ibig sa atin. Ano po? Lalo na ngayon, dahil sa ngayon po ay huling Sabbath ng buwan ng November at sa Amerika po ay pinagdiriwang yung Thanksgiving. At gayon din po naman sa ating mga kinaroroonan, alam ko na wala tayong sawang nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig ay sagana. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ibalik po natin ang papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating awit. Ang ating awit ngayong umaga na ibigay natin ang papuri. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Ang magsisising pinaka
Ayan, thank you very much po sa pagsama niyo sa akin at sa atin dito sa studio. Ano po, maraming salamat. At muli, ibinabalik natin ang pasasalamat papuri sa ating dakilang lumikha. Alam ko po na ngayon ay maraming gusto magpasalamat at mamaya ay mapapakinggan po natin yan. At una na sa lahat, alam kong nagpapasalamat ang ating kapatid na si Ate It. Ate It, alam kong birthday niya at pinagdiriwang niya ang kanyang ika-80 birthday ngayon. Ano? Happy birthday sa iyo, Ate It. Clarita, ayan. Sumpong ko. Ayan. Happy birthday po, Salazar. Yes. Ayan, kompleto. Ano po? Happy birthday sa iyo, Ate It. At kantahan natin si Ate It. Parang nawala ata ako sa boses. Meron ba? Meron akong sound? Meron. Ayun. Ating kantahan si Ate It ng happy birthday. Siyempre, ngayon ay last Sabbath of November. Alam ko po na ating ipapagdasal ang mga may birthday at gayon din ang may mga anniversary ng kasal, binyag, ano po, at kung ano pa yung special na pasasalamat na gusto nilang iparating at ipanalangin. Kaya doon po sa mga may birthday, happy birthday sa inyo. At kung merong 80, meron din namang first birthday na celebration, ano, Brother Nate. Brother, ano, first year birthday niya. Celebration. Happy birthday sa iyo. Parang ang aking sounds ay naglolo ko. Ano po. Kung meron man pong mga issue ay salamat sa inyong pasensya. Okay. Salamat sa inyong pasensya at pagsama pa rin sa amin dito sa ating family time. Salamat sa Diyos sapagkat birthday po na yun. Ayan. Jel Bacones Sandok in November 30. Ayun. November 30. Yes. Parang ilang araw. Ano ngayon ang date nga? 27 ano. Tatlong araw na lang at tapos na ang November. Kaya doon sa mga may birthday, happy birthday sa inyo, Nate, si Ate It, at sa lahat pa ng mga nag-birthday nitong buwan ng November. Si Mab, ayun, yung mga naalala ko lang. Miko, ikaw may naalala ka ba sa dami ano po? Si, ano pa nga ba? Basta, birthday nyo po. Happy birthday sa inyo. Ayun, parang ang sound ko eh, medyo na, ayun. Pero mic na nawawala. Dito siguro sa akin tenga lang, ano. Tayo po ay aawit. Ano po? Yan, alis ko na. Happy birthday muli! Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Uy, haba yun ah. Happy birthday to you. Happy birthday, Ate It! Ayan. At sa mga taga-Naik po na nagbe-birthday na kanilang birthday, happy birthday! Mula sa family time, happy anniversary! Doon po sa mga nag-celebrate ng anniversary nila. At ganyan din po sa iba pang mga churches na napadaan dito sa family time sa inyo ay happy birthday! Yes! Siyempre, meron kasi minsan, di ba, pagka nagpe-Facebook, napapadaan. Kaya binabati ko rin po sila. Ayan. At ngayon po, mga kapatid, meron ba tayong mga comment? Bago tayo tuluyan, magpunta sa ating, siyempre, ang kailangan natin ngayon ang ulat pang kalusugan. At nagpapasalamat tayo sa mga kagaangan na nagaganap ngayon sa ating bansa, ano po, at maging dito rin naman. Salamat sa Diyos sapagkat matapos ang halos 2 taon ba, Brother Mike, yung pandemic? Ano? Halos 2 taon, ano? May March 14 ba yan? Kaya po tayo talagang ang panahon na ito ay lagi nating pinagpapasalamat at tayo ay narito at buhay. Malalakas ang pangangatawan at mamaya mapapakinggan niyo po ang mga nakakatuwang mga testimonies ng ating mga kapatid ukol sa pagpapasalamat. Kaya dahil ito ay buwan ng pagpapasalamat natin, alam ko namang marami pa tayong araw, lagi tayong nagpapasalamat na po. Sapagkat ang sabi nga,
a cheerful heart, a thankful heart, di ba, no? Pero Mike, hindi ko lang naalala yung verse na yan. Basta po mamaya mapapakinggan nyo na kapag ka tayo nagpapasalamat, yeah, tayo'y pinagpapala din. At tayo sa ating mga mukha ay nakikita yung kasiyahan at kapayapaan. Alam mo, yan ang pinakamabuti sa lahat, yung meron kang kapayapaan. No? Oh, Brother Miko, meron ba tayo dyang comments? Ngayong umaga? Ayun, ako ang ating mga kapatid. Meron na pala mga komento. Salamat! Talaga pong good morning sa inyo. Basahin ko na, Brother Miko, yung iba. Ayan, habang inaayos po rin, Brother Miko. Ayun. Napakaayos po yung, ano, yung DB1 natin sa side. Si Brother Mike. Yeah. Brother Mike. Ayan. Ayan. Good okay, morning. Okay. Thank you po. Ito yung nanay ng magbe-birthday. O tingnan mo nga naman, ano, naka-isang taon na. Opo, at galing po kay... Si ano, si Nate. Ayun, ito muna pala ang kaunahan. So, galing po kay Tita Baby. A blessed Sabbath morning to everyone. God bless. God bless, Sister Olive Nazareno Sales. Ganyan po kay Annabelle Erpolye. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo, Annabelle. Ganyan po kay Ate Camille. Good morning and happy Sabbath family. God bless us all. Happy Sabbath, happy Ate. Happy Sabbath sa iyo, Camille. And ingat kayo ni JC. Yan. Opo. Ganyan po kay Anna Costa. Blessed Sabbath morning po. Blessed Sabbath morning. Blessed Sabbath morning po. Ayan, hindi ba napaka, ano na, magpasalamat tayo, lagi tayong busog. And ganyan po kay Brother Sam. Happy Sabbath po. Happy Sabbath, happy Sabbath sa iyo, Brother Sam. Ganyan po kay Ate Nika. Good morning po. Happy Sabbath po sa ating lahat. Happy Sabbath, happy Sabbath sa iyo, Nika. And good morning. Alam good morning ko, yan po yung sinasabi kong nanay ni Nate. Well, na nag-isang taon na. Happy birthday, Nate. Hindi po po ngayon. Saan ba po? Ha? Sa anong araw po ba yun? Bukas. Bukas, ayun. Siguro. Ano? Pero kahit pa ay nag-birthday siya nitong November. At alam po ko na parang yung ang tawag dito, yung sa panahon ng pandemic, ano? Ay, hindi ko tuloy nakita ang kababihan ng batang ito. Kasi ang bilis ng panahon. Sabi ni Ate Yoli, Yolanda Nazareno, happy Sabbath to all! Yan. Opo, ganyan po kay Sister Tina Salcedo. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po, Sister Tina. At ganyan po kay Sister Gigi, kay Tita Gigi. Happy Sabbath sa inyong lahat. God bless po. God bless, God bless po, Tita. Yan. Happy Sabbath. At nag-hello po si Sister Anna. At ganyan po kay Sister Malu. Happy Sabbath, everyone. Thank you, Sister Amy, sa pagbati kay nanay. 80 years old na siya. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa patuloy na kalakasan na patuloy niyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Lahat. Higit kay nanay, God bless us. Yes. Amen po. Ayan, si Ate It, ano, Ate It, pero parang nanay na rin ang turing natin sa kanya sapagkat sila ay nakasama namin nung bata pa kami, ano, kaya nga sabi ko po sa inyo, yung pansit ni Ate It, hindi ko po malilimutan. Elementary days yan, Miko. Kaya, salamat Ate It at nasa mabuti kang kalagayan at malusog na pangangatawan at patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. At nakikita ko yung kasiyahan niya sa kanyang mukha. Bagamat hindi tayo personal na nakikita ngayon ay sa mga Facebook pictures, photos, nakikita ko. Kaya ako'y natutuwa na sa mga panahon na ito ay nakakasama ka na amin. Ayan, nakakasama ka ng aking mga kapatid at gayon din ni Malu at ni Ate Angie at ng iba pang mga kapatid. Ano. Kaya happy birthday muli sa iyo, Ate It. Ayan. Ang ikli ng pangalan, nickname niya, It. Ayan. Gayon po kay Brother Dong De Leon. Happy Sabbath. Sabbath. God bless. Happy Sabbath, Brother Dong. At gayon po kay
Samuel Jr. the second. Happy Sabbath po. Watching from Puting Kahoy, Silang Cavite. Oh, ay, happy Sabbath po sa mga taga-Puting Kahoy. Puting Kahoy Church po. Malit ka pa ata, Miko, nung napunta tayo doon. Yeah. Ganun po. Yes, oo, nakapunta po kami dyan sa Puting Kahoy. Happy Sabbath po. Doon pa kasi sumisimba si, ano, eh, si Brother Ben. Oh, si Brother Ben. Pero okay. Before, ano, sa, di ko pa saan po siya nakalo. Pero, yeah. Yes. So, yeah, happy Sabbath po sa inyo. Si Titinas ito. Ayun. Next. Ayan, happy nasabi. Sabbath sa lahat. Na-expired na load ko. God bless. Oh, God ayan, bless thank you very much, Titinas. Minapatawa mo kami tuwing Sabado. Ano? Ngayon, happy Sabbath. Na-expired naman po ngayon. Last Sabbath po na wala ng data. Salamat, Brother Dong, sa iyong pagiging kasangkapan na may padama sa atin ang pagsama ni Ate Tess ngayong umaga sa family time. Opo. Kahit na na-expired o nawawala ng load, ay napapadala pa rin ang kanyang komento. Happy Sabbath sa iyo, Ate Tess! Ingat kayo! Happy Sabbath, Tito Tessie! Tumantuma kami sa iyo. Opo. Ayan, salamat po sa inyo mga komento. At ngayon mga kapatid, at alam ko pong nasisihan tayo na makita ang mga komento. At lalo tayong masisihan ayun. Kapag tayo malusog. Friend po ako ni Brother Bien. Oh. Yun. Yun po. So, ayun nga tama po. Nga, tama ka. Ayan, salamat sa iyo, Brother Samuel Jr. II. O, diba? Oh, tama. Ayan. Po, ang sarap umuwi ng Pilipinas at makita nating ating mga kapatirang ito. Ano po? Naway magkaroon tayo ng isang pagkikita-kita. Ano? Ating iset ayang mga ganyang mga pagsasama-sama. Mga kapatid, tuloy po tayo sa ating, sabi ko nga po, masaya tayo at lalo tayo magiging masaya kapag kamalusog ang ating mga pangangatawan. Kaya wag po natin kalimutan ang usapang pangkalusugan. Narito po ang ating doktora, Doktora Rebecca Talon. Magandang araw po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito ay pag-usapan po natin ang tungkol sa paghaba ng buhay o longevity. Noong Lunes po, Nobyembre 22, naging laman ng mga pahayagan at ng mga pagbabalita si kapatid ng Francisca Susano. Siya po ay tinuturing na pinakamatanda, pinakamahaba buhay na inilagi dito sa lupa. Umabot po siya ng 124 na taon. Siya po ay taga Kabangkalan, Negros Occidental. Isa po siyang tapat na Seventh-day Adventist at miyembro po siya ng Inawayan Seventh-day Adventist Church sa Barangay Oringaw, Kabangkalan City, Negros Occidental. Nung siya po ay 119 na taon, siya po ay kinapanayam ng Seventh-day Adventist Conference at itinanghal po siya sa isang programa. At doon natin napag-alaman na sa kanyang 119 na taon, siya po ay naglalakad pa, hindi siya po binuhat, bagamat may hagdan na daraanan. At malino po ang kanyang pag-iisip, bagamat minsan mayroong konting lapse. Subalit noong Lunes, siya po ay nagpahinga na. At sangayon sa pagbabalita po, wala po siyang naging sakit. In fact, hindi po siya na-hospital sa loob ng 124 years. Although meron siyang konting sugat dahil nitong mga huling araw, hindi na siya masyadong nakakabangon. Nag-birthday pa siya noong September 11 sa kanyang 124 na karoan. Ano po ang lihim ng mahabang buhay ni Lola Francisca Susano? Sa ilang pong interview na ginawa at ilang lathalain, siya po ay anong lihim? Siya po ay mayroong malusog na pamumuhay o healthy lifestyle na ang kanyang kinakain ay mostly vegetables at walang baboy po. Minsan daw tumitikim ng karne. Meron po siyang positibong pananaw sa buhay, positive outlook in life at hindi po siya umiinom ng anumang nakalalasing na inumin. Umabot na si Lola hanggang sa pandemya, subalit ipinakita niya na
ang pinakamabuting panlaban sa mga sakit at sa katandaan ay ang pagkakaroon ng malusog na lifestyle. Siya po ay tines bago siya namatay ng sa COVID test at hindi po siya nagkaroon ng sakit sa COVID test. Bagamat hindi pa naideklara, maituturing na siya na ang pinakamatandang taong nabuhay na nilampasan niya po si John Calment na ano po, ang kanyang buhay ay hanggang 122 taon at 144 na araw. So makita natin na ano po, unang bahagi lang to na kung paano ang may kinalaman ang healthy lifestyle o malusog na pamumuhay sa haba ng ating itatagal sa lupa. Tres Wanda sabi, minamahal aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ang mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti rin kalagayan ng iyong kaluluwa. Salamat po. Ayun, maraming salamat, Dr. Rebecca Talon. At napakaganda po ng kanyang sinabi, ano, yung sa, na, nabanggit natin yung birthday ni Ate It, ano, 80 years old po si Ate It at lagi namang nakangiti rin. Kaya nga sabi, ano, positive outlook sa buhay, ang dapat nating laging ilagay sa puso natin. At ang sinagi ko nga po sinasabi, a merry heart doeth good like a medicine. A broken spirit, yes. Kaya pala, parang nagiging ano to, ano tawag dito yung literal na dry at the bone. Diba no, marami po tayo nakikita ngayon mga kapatid, kapag masyadong malungkot ang isang tao, ay nakikita natin na parang bumagsak lahat ang kanyang pangangatawan, umapayat. Kaya mga kapatid, ingat po tayo at lagi nating isipin at ang ating pag-asa ay sa Panginoon. Always be happy. Yes, kaya po yung ating lesson din. Ang sabi ay ano, yung last Sabbath is choose life. And then ngayon naman, turn. Ano, kapag ka atin nang pinili ang ating Panginoong Jesucristo, ibigay natin ang buhay sa Kanya. Mahirap, di ba? Alam kong mahirap mga kapatid at nariyan po tayo para magtulungan. Lalo na kapag ka ang isang kapatiran natin ay medyo emotionally down, ay ipanalangin po natin yes. Mga kapatid. At yun po ang kneel down and pray. Yes, ang magandang maibibigay natin sa kanila. Kaya ngayong umaga, tayo po ay maging masaya sa Panginoon. Amen. Opo, kahit hindi po tayo masaya, pero we have the positive outlook na may hope po. Mm-hmm. Kahit na in that moment, na hindi tayo masyadong masaya, but we should strive to try lang po. Yeah. Pero wag po may tao dyan, i-pwersa na talagang ano. Yes. Pero yung outlook po andun. Pero sabi nga sa lesson, if you will turn your life to God, ay dapat ay ating gayahin ng Panginoon. Kagaya ko minsan, nakakatanggap po ako ng mga sulat na hindi ko ganda. Opo, ganun na nga po. Na parang, Gusto ko ng ano yun yung ang bigat. Mabigat. Yes, parang ang bigat-bigat po na lahat ng ginagawa mo para sa ikabubuti eh makakatanggap ka ng hindi maganda, parang naiiyak tuloy ako. Ay, sabi ko nga bumalik tayo sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandiyan siya lagi. Opo. Lagi niyang pinapaalala sa atin na nariyan talaga ang mga pagsubok, mga kapatid. Pero ang kanyang buhay ay lalong higit na ang malasakit niya. Yung suffering ng Panginoon ay wala sa kalingkingan itong ating nararanasan. Kung paano niya binigay yung buhay niya sa atin. Kaya nagpapasalamat ako. Sinimulan ko na po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat narito ang aking pamilya. Patuloy na kasama ko sa pagtakbo ng buhay. Gayun din ang mga pamilya ko dyan sa Pilipinas at kung saan man sila naroon. Alam nyo, napakahirap na malayo. Pero, salamat sa Diyos dahil tayo pinaglalapit ng mga ganitong programa. Opo, nalala ko lang po, kakabasa ko lang po. Ang buhay po ng Kristiyano ay, hindi po lahat ay happy moments. Pero, we thank God for every moment that we have. Kasi,
It builds us and our relationship with our Heavenly Father, and of course with our family members. Na talagang even though we go through these challenges, these obstructions, if we hold on to His promises and He is our hope, and we'll overcome it with His help. So yun po, ang ganda po, di ba? Kaya nga, stand still. No po. And at, let God move. Yun po. Sabi ko nga po sa inyo, parang napatigil nga rin ako at nag-isip muna. Wag na lang magsagot. No po. Let God do the rest. Yeah. Do the best. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, panalangin po ang natin ang bawat isa. Gusto ko na i-shout out Ate Cora. Ate Cora, Cora Antonio at ang kanyang pamilya. Kung nanunood ka, mahal na mahal ka namin. We love you. Yes, at maging masaya ka sapagkat tayong lahat ay isa lang naman po yung minimithi natin. Yeah. Ang kanyang ikalawang pagparito na sama-sama tayong sasalubong. Kaya be happy. Lagi lang ngumiti. Alam ko nandiyan ang problema. Bigyan natin ng dalayan. Ang dalayan natin ibigay sa Panginoon Diyos. Yes. At tutulungan tayo. Kaya sa inyo mga kapatid, isang muling magandang umaga. Sabi ko nga naway maging pagpapala itong ating programa. Hindi lamang po sa inyo, kundi maging sa inyong mga lingkod na narito. Itong pandemic, maraming naapektuhan ano? Emotionally. Opo. Naepektuhan. Parang naranasan mo na doon ay... Lahat naapektuhan. Yes. Lahat. Parang naranasan social, mo na... Social, emotional learn. Parang nag-iisa ka. Naranasan ko po yung mga kapatid. Nung wala pa yung mga anak ko dito at ang layo ko sa aking mga kapatid, ano? Naranasan ko yun. Kaya salamat sa Diyos dahil narito si Mike, kasama ko noon, na lagi rin namang nakasuporta. At nagpapasalamat ako. Sinimulan ko na ang pasasalamat. Ito ay tears of joy. Sapagkat, ngayon po ay halos 2 taon na at nakakamiss na rin pong umuwi. Kaya po mga kapatid, mag-ingat po tayo at sundin po natin ang mga health protocol dahil gusto na rin po namin makauwi. Kaya po, kung may pagkakataon kayo na magpabakuna dahil nakita po naman natin yung magandang epekto nito, ay gawin po natin dahil mahal natin ang isa't isa. Kaya po mga kapatid, hindi pa tayo natatapos at nagsisimula pa lamang tayo sa pasasalamat. Po, nasabihin niyo po yan sa sa last Thursday. Ayaw niyo pa po sasabihin. Kaya mga kapatid, tuloy pa rin po tayo. Mamaya na yung mga komento. Narito muna. May komento ba tayo dyan, Miko? Mama-check nga po. At alam ko po na, ang ano ba yun yung last Thursday? Siyempre, nagpapasalamat din po kami na kami ay sama-sama magpamilya sa isang sa bubong. Ayan, 33 years na po yung aming pinagtatrabaho ng public school system dito sa Saipan. Kaya nagpapasalamat kami na kami ay... Oo nga pala po. Oo nga. Diba? Since sa topic na po tayo ng nagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa Diyos, of course, first of all. Yun po. At tapos sa pamilya ko. Shoutouts po sa pamilya ko sa Pilipinas. At sa dito, of course. Kay Ma and Dad, thank you po. At, si Awi. Kay Awi. Ayan. Oh, salamat Awi. At alam mo na. At yun nga po, salamat din ako sa CMI PSL school system. At tinanggap po ako. Yes, at, amen. At sa school, sa MHS. Yun. Yun. Salamat po kasi, ang nga po eh, in the midst of this pandemic, we are blessed to have a job. Yes, amen. So kahit po online yan, or kahit po work from home, basta or naglalakbay po kayo to your facilities, basta may work po, salamat po tayo, amen. Kung ano man po yan. At ayun nga, napaisip po ako nung last Tuesday, di ba po, ang journal prompt. What are you thankful for? Or what are you grateful for? Papasama din ako sa mga students ko kahit medyo Di ba thank you talaga. Thank you. Kasi pag wala po sila, wala po tayong trabaho, di ba? Yeah. Kaya salamat. Salamat sa Diyos dahil sama-sama po kami at patuloy na nagbibigay serbisyo. Siyempre, ang ating objective ay mapabuti ang ating mga tinuturuan din. Maging mabubuti silang citizens ng ating isla at bansa. Kaya opo. Po, kasama kami doon sa paglaki nila at paglago. Kaya dalangin po namin, lagi namin kasama sa dalangin ang mga batang ito. Opo, at gayon din po ang ating mga kasamahan. Kasi
pati din po sila, di din po ano sa online learning, alam po natin, pati tayo mga guro, sa online teaching din, medyo, yun nga, apektado po ang social emotional state. So, magbibigay po tayo let ng, let us all be thankful. Yeah, yes. Thankful and hope sa ating mga viewers. Parang ano eh, parang yung online teaching din po, no? Pero yung narinig ko nung nga, last week, sabi, kaya sabi niya sa akin, ano eh, maging Seventh-day Adventist na nga ngayon, no? Sabi, magandang pakinggan yan eh, no? They like to copy your religion. maganda po yun, ah. Maganda po. Positive, ah. Opo. Positive remarks, ah, from your kasama, yun, ah. Kaya opo. Maging positive na wa tayo lahat sa pagiging masaya. Yeah, positive at outlook malusog. Para kaya, makita alam mo, po. Alam mo, marami pa tayong sasabihin, pero ito muna si Pastor Bong Finacan. Pero bago yan, narito po muna ang awitin ng isa nating kasama dito sa ating family time, Sister AJ. Ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Patuloy siya nagbibigay tama. Kaya sa puso at damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Tapatan mo'y matibay
Ayan, maraming salamat sa iyo, Sister AJ. Ayan, dakila ka o Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, mapakinggan lang natin ang awitin ay naroon na na makikita natin ang kanyang kadakilaan. Kaya salamat sa iyo at narito po mga kapatid ang usapang pang-spiritual naman mula sa ating pastor, Pastor Bong Fidakan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sabbath! Welcome po sa ating pong GEMS kung saan natin pong pagtutuunan na pansin ang isa sa mga teksto sa banal na kasulatan. Ngayon po ay November, no? Last week na ng November. At alam niyo po ba kung ano ang mga nangyayari sa mga last week ng November? Especially sa US kung saan talaga po ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ang mga panahon na ito. Ito po ay Thanksgiving, no? At kanila pong sinusubaybayan talaga yung tinatawag nilang Black Friday. At bago mag-Friday na yon ay nagkakaroon ng mga sales. At kung napakaraming sales, marami ang mga o na nagdumudumog sa mga stores para po bumili ng kanila pong mga kagamitan. So, ano po ang implication nito mga kapatid? Siyempre, ang pinabanggit sa atin, tayo po ay laging magpasalamat kaya nagkakaroon tayo ng Thanksgiving. Which brings us to our text for today. Na ang text po natin ay galing sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Ito bang sabi, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus in you. Now, maaari po sigurong sabihin natin na napaka-imposible gawin, napakahirap naman gawin ito. Rejoice always. Always po. Hindi po sinabing minsan. Hindi sinabi po dito na pipiliin mo lang yung araw na ikaw ay magre-rejoice. Rejoice always. Bakit sinabi na rejoice always? Sa'yo po ay maging masaya sa lahat ng mga pagkakataon. E paano kung hindi maganda ang mga pangyayari? Magre-rejoice pa rin po ba tayo? Sabi po mga kapatid, rejoice always. Mahirap gawin, mahirap. Pero kapag tayo po ay humingi ng kapangyarihan sa ating Panginoon, we can. Yung pangalawa, binabanggit po dito, pray without ceasing. No? Hindi po pray during magkakain tayo. Tuwing umaga lang magpe-pray o hapon magpe-pray. Pray without ceasing. Imposible? Maaaring sabihin natin, imposible. Pero alam niyo po mga kapatid, dapat nating ginagawa. Why? If we are always connected with Christ. Pag ang ating pong isipan ay laging nakatuon sa ating Panginoong Diyos, it will keep us from sinning. Narinig niyo po yung awit na, ang awit po ito na sinulat ni Sally DeFord, If the Savior Stood Beside Me, ang title po mga kapatid. At sabi po doon, If the Savior stood beside me, would I do the things I do? Kung lagi kayong may kasamang anghel na lagi niyong nakikita, will you do the things that you are doing? Especially in secret? I don't think so. Ganun din po ang panalangin mga kapatid. If we always pray, if we are tempted to do evil things and we pray, it keeps us from doing evil things. Kaya nga, ang sabi po dito, ang advice sa atin ay pray without ceasing para hindi po tayo mahulog sa patibong ng kaaway. Lagi tayong manalangin. At ang pangatlo, mga kapatid, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng bagay, tayo po ay magpasalamat. Pangit man lang nangyari sa atin, maganda man lang nangyari sa atin, bumuhos man ang pagpapala, bumuhos man ang hirap sa ating buhay, tayo pa rin ay magpasalamat sa ating Panginoon. Bakit daw? For this is the will of God in Christ Jesus in you. Kaya nga, kung tayo ay tinanggap na natin si Kristo bilang personal at tagapagligtas, we will strive, no, mga kapatid, at hihingi natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon to always rejoice in Him. Hingi natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang tayo ay patuloy na manalangin. At lalong-lalo na, tayo po ay laging magpapasalamat in all circumstances. Dahil ito ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa
sa atin. So bago po ito mga kapatid, let's always think of rejoicing with Christ. Always think of praying to Christ. And always thank God for His blessings and everything that comes in our way. May the Lord bless us this morning and happy Sabbath po sa inyong lahat. Happy Sabbath sa iyo, Pastor Bong Fidakan. At napakaganda po ng kanyang sinabi. Sabi nga po ay tayo laging magpapasalamat at mananalangin. Pray without ceasing and always give thanks. Rejoice! Kaya sa aking mga katabi rito, mahal tayo ng Diyos and God bless, Brother Mike. Brother Miko, mahal tayo ng Diyos and God bless. Yes, Brother Mike, gusto mong... Totoo yung sinasabi dyan ni Pastor. Talagang pray without ceasing. Umulan, bumagyo. Yun. Malungkot, masaya. May pera, walang pera. Thank you, Lord. Amen. Positive thinking. Yes. And God will provide. Yun. Ako. Hindi lang ngayon, di ba? Hindi lang pa ngayon. Bukas at... Sa darating na panahon. Parang ano na yan. Hindi, kaya ko lang nasabi. Kaya ko lang nasabi, hindi lang ngayon. Dahil po naranasan na ng ating mga kapatid na mga taga-Israelites yan. Opo, at, kung paano iningatan ng Panginoon. Palagi lang po nalala yung kwento po ni, ano, ni Elijah. Mm-hmm. Na kahit po siya ay hinabol ng ni Haring Ahab at talagang ni Jezebel po, opo, ay talagang nag-provide po ang Panginoon sa kanya ng lahat ng kailangan. At, yes. At tinulungan pa rin po niya ang ano, siya lang po, isa lang po, siya lang po. Yeah. Siyempre, with God's help, He saved the other prophets. Na talagang ano po, diba? Kaya nga, give thanks. Give always. Thanks po. At, in all circumstances. Diba po si Moses at si... Diba? Ang dami na pong mga si ano eh. Jonah. Yes. Ang dami ng mga proof na talaga ang Panginoon ay nag-iingat sa atin. Historical evidence po. Yes. Naisip kong ano pong term na yun. Yeah, hindi lang historical mga kapatid. Sapagkat ngayon, mapapakinggan po natin ang ating mga kapatid sa pagbibigay nila ng testimony kung paano sila magpasalamat sa Panginoon. Nasimula na po na inyong lingkod, nasimula na ni Brother Miko, nasabi niya na ang kanyang pagpapasalamat. At alam ko pong hindi pa natatapos yan dyan. Maraming pang magpapasalamat. Ngayon din si Brother Mike, kung sisimulan niya ang kanyang buhay, ay talagang... Kulang oras natin ngayon. Yun na lang. Kulang ang oras po natin dahil sa napakaraming beses na ang Panginoon ang siyang laging gumagabay at tumutulong sa kanya. I'm happy. After those years, amen. The Lord is very good. Amen. Amen. God bless sa ating lahat mga kapatid. Narito po ating pakinggan ang kanilang mga natatanging pasasalamat dito pa rin sa ating Family Time, Stand Still, and Let God Move. Tingnan po natin kung paano sila iningatan ng Panginoon. At gayon din sila ay mga tawag dyan, yung living testimonies na kung gaano ang pag-ibig ng Panginoon ay ganong kalaki. Kaya po mga kapatid, narito ang Give Thanks ng ating mga kapatid sa NAIC Seventh-day Adventist Church. Happy Sabbath mga kapatid. Ako po si Florinda Custodio. Ang pinapagpasalamat ko po sa ating Panginoong Jesus noong kasagsagan ng pandemic ay hindi niya kami pinabayaan, lalong-lalo na sa aming pagkain. Napapanood ko sa TV na ang mga tao na wala na silang makain. Pero kami kung kailan pandemic, marami kaming pagkain. Napakabuti talaga ng Panginoon. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya. Siya ang magpo-provide ng ating pangangailangan. Isa pa pong pasalamat sa ating Panginoon na hindi niya kami pinabayaan noon sa aming paligid at mga kapitbahay na may mga sakit na COVID at marami ring namatay. Kaya lubos kaming nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus na kailangan tayo ay magtiwala sa Kanya.
Huwag makalimot manalangin sa araw-araw at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Yan po lamang ang aking pagpapasalamat sa Kanya. Ayan, thank you Ate Florinda Custodio. Ano po, napakinggan nyo nga naman, sa pandemic ay laging busog. Kaya't ang bait ng Panginoon, kung paano niyang iniingatan ng mga ibon na lumilipad sa langit na may kinakain araw-araw. Lalo pa kaya tayong kanyang mga anak. Ano po, salamat sa iyong pagpapasalamat sa Panginoon, Ate Florinda. Kaya napakinggan po natin, hindi magugutom ang kanyang mga anak. Narito pa po ang isa pa rin pong papasalamat ng ating kapatid mula dyan sa ating iglesia. Good morning po mga kapatid, and happy Sabbath po sa ating lahat. Ako po si Verna Iritao at nais ko pong ipagpasalamat sa ating Panginoon ng mga biyaya po na aming natanggap sa araw-araw at sa patuloy niya pong paggabay sa aking mister na nasa ibang bansa. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pagbibigay niya po sa amin ng mga kamag-anak at kaibigan na hindi nagdadalawang isip na kami tulungan kapag po kami nangangailangan. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon at marapat po na siya'y ating pasalamatan. Yun lamang po ang happy Sabbath po sa ulit sa ating lahat. Salamat sa iyo, Sister Berna. Ano po, at alam ko na ang mga kapatiran natin na mayroong mga asawa na nasa ibang bansa ay nakaka-relate kay Sister Berna. At nakita niya ang pag-iingat ng Panginoon, di lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa kanyang asawa na nasa ibang lugar. Kaya talaga pong wala tayong dapat na tigil sa papasalamat sa Panginoon. Isunod pa rin po natin ang isa nating kapatid. Umaga sa ating lahat mga kapatid, ako si Luz Benilda Jimenez na lubos na nagpapasalamat sa Panginoon ngayong umaga sapagkat kung wala ang Panginoon sa buhay ko, marahil po ay wala na rin ako sa mundo nito. Sapagkat nagkaroon pa ako ng karamdaman na present symptoms sa COVID. Kaya po gustuhin ko man at ang mga anak ko na dalhin sa ospital, walang magagawa kasi sarado na ang ospital, wala na tumanggap. Kaya pati ang asawa ko ay nadamay, nahawahan. Kaya inilhod namin ito sa Panginoon sapagkat aming inilapit sa kanya na kung ano ang aming gagawin sa pangyayaring ito sa buhay namin. Kaya napakabuti ng Panginoon na mayroong isang taong ginamit ng instrumento sa pagbigay sa amin ng kalunasan sa karamdaman ito. Sa loob po ng 14 days na aming pag-quarantine ay ginabayan kami ng Panginoon at kami ay patuloy na unti-unti nakaramdam ng kagalingan at kaginawahan sa aming buhay. At kung wala talaga siya, marahil wala na rin kami. Kaya sa ngayon, ay lubos po namin pinanghahawakan ang mga pangako ng Diyos na natala sa Deuteronomy 32 na nagsasabing, huwag kang matakot sapagkat isasanggal lang ka ng Panginoon sa kanila. Ibig sabihin ng salitang sa kanila ay naroon na rin ang lahat ng mga bagay na kapahamakan ng mangyayari. Maraming salamat po, mga kapatid. God bless, Sister Amy. God bless po, Ate Minda. Miss ko na kayo at nagpapasalamat ako sa Panginoon na nalampasan nyo ang karamdamang dulot ng ating pandemya ngayon. Ano po, salamat at may ginamit ang Panginoon upang kayo ay magkaroon ng kalunasan. Gayun din kay Kuya Ruben, God bless po Kuya Ruben. At alam ko po na patuloy pa rin kayong gagamitin ng Panginoon hanggang siya ay dumating at tayo'y maging liwanag at magandang halimbawa. At alam ko naman na sila, pamilya niya, si Ate Minda at si Kuya Ruben ay talaga pong naging liwanag
sa kanyang mga kapitbahay. Kaya salamat at patuloy kayong iniingatan. Hindi pa po dyan nagtatapos mga kapatid. Narito pa rin po ang pasasalamat ng ilang sa ating mga kapatid. Happy Sabbath po mga kapatid. Ako po si Rose Ann Mojica Acacio. Marami po akong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Unang-una na po doon ay yung araw-araw na pag-iingat niya po sa akin at sa amin pong pamilya. Lalo na po yung araw-araw na pagdadrive ko. Isa rin po sa gusto kong ipagpasalamat ngayong 2021 ay yung pong unti-unting pagliit ng sis sa aking dibdib. 3 months ago po kasi nung na-diagnose po ako na meron po akong 3 sis. 2 sa kanan at 1 naman po sa kaliwa. At sa tulong po ng doktor na ginamit po ng ating Panginoon upang ako po ay matingnan, ay naresetahan po ako ng mga gamot. At last week lamang po ay nagpa-breast ultrasound po ako at naging maganda naman po ang kinalabasan. Yung isa po ay nawala at yung 2 naman po ay unti-unti nang lumiliit. Sa ngayon po, patuloy pa rin po akong umiinom ng gamot at patuloy na nananalangin at nagtitiwala sa atin pong Panginoon. Praise the Lord! Ano po, napakagandang testimony ang binigay sa atin ni Sister Rose. Ano? Tama ba yung pangalan na binanggit ko? Ayan, salamat sa iyo at isang iyan ay pagpapatunay na lagi tayong tumawag sa Panginoon at sasagutin ang ating mga dalangin. Ano po, kaya ganun na laman ang kanyang pagpapasalamat. Narito pa rin po ang pagpapasalamat ng ating kapatid. Before po akong magbigay ng any personal testimonies, ay share ko lang po itong verse na to. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Let them sacrifice thank offerings and tell His works through songs of joy. This is found in Psalms 107, verse 21 to 22. As for personal testimonies po, well, first po sa pandemic and the situation po ngayon na unti-unti pong lumuluwag lahat, unti-unti pong bumababa yung cases and umaayos po yung sitwasyon. Although hindi pa po totally bumabalik yung situation natin dati, thanks to all the health workers, lahat po ng may part sa pag-ease ng pandemic nito, and through the power of our Lord po, nag-heal po tayo, nag-heal po yung land natin. And of course, in the situation of the pandemic, during the height po ng pandemic, nalalaman po natin lahat ng mga masamang nangyayari sa paligid. And although during that time po, and till now po, sobrang updated po kami sa mga nangyayari and makikita natin sa news and sa social media. I can only imagine what those people feel, especially yung people na nakaramdam ng direct effects ng virus. And in a way, it's not a happy thing, pero I'm thankful na I can only imagine it. Wala pong nagkasakit sa family namin. Wala pong any form of loss. Wala pong anything serious na nangyari. And I'll always be thankful po na parang hindi po namin naranasan yung worst situation na possible na mangyari in the pandemic. And of course, before the pandemic even happened, syempre may mga problema na rin po naranasan. And it has all come and go. And I'm thankful na it has went, and a lot of the times we grow with the situation. And I'm thankful lang po na during those times, laging open to talk
ang Panginoon, laging open to listen. There's always something different sa pakikipag-usap sa kanya, and I think the most important lessons po to learn, whether through him, through the teachings na meron siya sa Bible, or through experiences, or even sa teachings ng parents ko po, whether back then or during the pandemic, or I think hopefully na will carry on after, is learning love with patience and forgiveness, whether it's from someone or from me, because yun po yung parang mag-help sa atin or sa akin na either mag-grow as a person or mag-continue on sa life. So I'm thankful for the protection that the Lord will continue to give me and my family. I'm thankful for the guidance, the love, and the lessons na he gives us willingly and freely. Yun lang po, and happy Sabbath po. Happy Sabbath sa iyo, Sister AJ, at napakaganda ng iyong ngiti na nagbibigay din ng pag-asa sa katulad mong mga kabataan. Ano po, mga kapatid? Nagpapasalamat tayo na siya'y nagpapagamit sa pamamagitan ng kanyang talento sa pag-awit, na patuloy niyang pinaparinig sa atin ang pag-asa at pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng awit. Alam niyo po, mga kapatid, sa panahon ng pandemic ay kailangan po talaga nating gabayan ang ating mga kabataan. At alam ko naman pong hindi lingid sa ating mga isipan ang mga nangyayari sa ating mga kabataan, lalo na sa mga kanilang mga online classes. Kaya po sila ay ating ipanalangin. At salamat sa iyong pagpapatunay na ang pag-ibig at pagpapatawad ang siyang binigay ng Panginoon sa atin, na nagpapakita rin na dapat nating gawin. Kaya salamat sa iyo, Sister AJ. Hindi pa po dyan natatapos. Narito pa rin po ang ating ilang pang mga kapatid. Happy Sabbath po, mga kapatid. Ako po si Kaparasyon. Ako po yung papasalamat sa Panginoon na tungkol dito sa pandemic. Ako po ay nag-positive. Nagpapasalamat po ako na hindi po nahawa ang aking mga kasama sa bahay. At ako po ay mahirap sa katawan yung COVID na yan. Ay ako'y nanghihina at saka yung inumpisahan ng hingal. Ngayon po ay puro panalangin na lang po ang aking naaano sa aking sarili, ang ginagawa ko. Tungkol po dito, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay naka-recover agad. At kung inikay ko po, mga kapatid, na kayo ay magpa-vaccine para ho eh, kung kayo man ay dapuan eh, hindi po kayo makukuruhan. Marami pong salamat, muli, happy Sabbath po sa inyo. Salamat sa iyo, Sister Shirley. Ayan po, mga kapatid, napakinggan niyo po ang kanyang tunay na experience. Ano po, kaya mga kapatid, kung mahal po ninyo ang inyong mga kapamilya, hindi lamang po sa pagmamahal sa ating sarili, kundi sa ating mga kapamilya. Ang sabi niya nga po ay mahirap ang magkasakit, mas mabuti na ang may proteksyon. At alam ko po na ang bayan ng Naik ay talaga po namang pinagsisikapan at gumagawa ng paraan na ang mga kababayan natin at mga kanayon natin ay mabigyan ng proteksyon. Kaya kung may pagkakataon po kayo, ay gawin po rin natin, mga kapatid. Mga kapatid, alam ko po na napakaraming gusto magpasalamat at nasimula na yan ang ating mga kapatid. Narito naman yung pong ating Joy, kasama si Abby dyan sa ating online, mga online kasamahan sa programa.
kapag ka tayo nagkakaroon ng Sabbath School ay kasama natin sila. Narito po muna si Sister Abby sa kanyang pagpapasalamat. Happy Sabbath po sa ating lahat. Ako po si Sister Abby Nazareno and ang ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay nakapagpagawa po kami ng bahay ngayon kahit po may pandemic at nakakapag-aral pa rin po kami kahit po may pandemic po ngayon. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil kami po ay kanyang ginagabayan araw-araw at hindi pinapabayaan. At pinapagaling niya po kami sa lahat po ng aming mga karamdamang nararamdaman. Yun lamang po. Happy Sabbath po muli. Happy Sabbath sa iyo, Sister Abby, at sa kanyang mga kapamilya. Yan. Hindi, di ba, napakaganda pong pakinggan na sa kabila ng mga pandemic ay mayroong mga pagpapala tayong natatanggap. Kaya, salamat talaga sa Diyos. Sinabi ko nga po sa inyo na hindi, kahit na tayo mga Adventist o mga anak ng Diyos, ay nagkakasakit din. Kaya nariyan ang patuloy nating pagdalangin, paghingi ng proteksyon, ano po, at sabi nga po, ay huwag tayo magsasawang manalangin. Hindi tayo bibili ng, ano tawag dyan, ng load, di ba? Hindi natin kailangan bumili ng load o hindi tayo ma-expired pag tayo nakipag-usap sa Panginoon. Sabi nga ni Sister AJ ay open. Open ang Panginoon na tayo makausap at makinig sa atin. Narito po, simulan natin kay Brother Jim Boy ng Joy. Ayan, isang magandang maga po sa atin lahat. Happy Sabbath po mga kapatid. Happy Thanksgiving po sa atin lahat. Ngayong umaga, gusto ko pong magpasalamat sa ating Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy ang pinagkakaloob sa atin. Sa kabila po ng ating pinagdadaanan ngayon, ay patuloy po nating nararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. At ako po, sa akin at sa aking pamilya po, ay talagang naranasan po namin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga po, siya po ay laging tapat sa kanya po mga pangako. At isa po itong magandang challenge about sa atin, ano po, na patuloy po nating panghawakan ang kanyang pangako. Bagamat minsan, may pakiramdam tayo na parang hindi natin nakikita that God is working, but God is always with us. Kasama natin siya sa ating mga buhay. Yun po, sobrang thankful po ako at especially din sa mga online ministry na bagamat may mga pagkakataon na hindi tayo nakakapunta ng church, ay may mga online ministry po, online worship na kung saan po ay patuloy po tayo nakakapaglingkod at patuloy po nating napupurihan, nabibigyan ng papuri ang ating pong Panginoon Diyos. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa bawat isa po na patuloy na sumasama, patuloy po na tayo po ay nagkakaroon ng connection upang ating pong i-glorify ang ating Panginoon. With the Lord, God bless us all and once again, Happy Thanksgiving po sa ating lahat. Stay safe! Happy Thanksgiving sa iyo, Jim Boy, Susan, sa ating ulat pag-asa. Narito po naman Sister Olive ng Joy. Good morning, happy Sabbath. Si Olive Sales po ito at ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga pagpapala at pag-iingat sa bawat isa, gayon din sa aking mga loved ones at sa ating mga mahal sa buhay na ang Panginoon ay siya ay laging nariyan upang tayo ay kalingain, tulungan, ingatan at pagpalain. Kaya napakaraming dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon sa kabila ng aking mga pagkukulang ay lagi siyang nariyan. At Panginoon, maraming salamat. Happy Sabbath! Amen! Pagkukulang, napupunuan ang ating Panginoon. Ano po, humingi tayo ng tawad, kanyang tayong patatawarin, tayo lumapit at kanya tayong laging hahawakan. Ano po? Narito naman Sister Yoli Nazareno! Yoli Nazareno po, napakarami ko pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat, lalo na sa dumaan na dalawa at mahigit na taon na pandemic na siya po ay hindi nagsawang mag-ingat sa atin, lalo na sa panahon na yun na hindi tayo makalabas, hindi tayo maka-church,
Subalit nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat maraming online worship tayo na napakinggan na ito ay nakapagpatibay din sa ating pananampalataya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat iningatan niya ako at ang aking pamilya nasa loob ng Pilipinas at nasa labas ng Pilipinas sa ibang bansa. Sila po ay iningatan ng ating Panginoon sa mga panahon ng pandemic. At ngayon, iningatan din tayo ng Panginoon. Pasalamat ako sa mga nadanas ng mga bagyo, lindol, na sa lahat ng panahon ay makikita natin na tayo ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Lagi siya nandyan at lagi niya nakasama natin. Basta maniwala lamang tayo at magtiwala sa Kanya. At papasalamat din po ako sa araw-araw ng buhay at kalakasan na pinagkakaloob niya at ang Panginoon na hindi nagkukulang sa biyaya na pinagkakaloob niya. Kaya ito po ay aking binabalik ang pasasalamat at papuri sa ating Panginoong Jesucristo. Happy Sabbath po! Happy Sabbath sa iyo, Ate Yoli. Yan po ang ating mga kasamahan na kung saan ay naglilingkap na katulong natin sa mga video na ating napapalabas dito sa ating programa upang gayon ay maging isang pagpapala at pag-asa sa ating mga kapatid na nanonood at nakikinig. Bagamat hindi man sa mga panahon na ito, minsan ay nare-replay po nila ay nakikita nila at naririnig kung gaano kabait, kung gaano ang pagpapala ng Panginoon ay nasa kanyang mga anak at nasa ating lahat. Sa ating lahat na po mga kapatid, hindi lamang sa ating mga nasa loob ng iglesia, kundi maging nasa ating kapaligiran. Ang pag-ibig ng Diyos ay parang ulan, binubuhos sa lahat, walang pinipili, di ba mga kapatid ko rito? Kaya tayo nagpapasalamat. Alam niyo po, kulang ang panahon kung ating talagang ilalahad ang mga pagpapasalamat natin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating mga kapatid na kanilang talagang binigyang diin. Diin ang kung paano ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa atin. Tayo'y laging sinasamahan, tayo'y pinasasaya sa ating kalungkutan, tayo'y binibigyan ng kapayapaan, tayo'y binibigyan ng katugunan sa ating mga tanong. Diba, Miko? Opo. Sa mga katulad mong kabataan, na sa panahon ng pandemic, alam ko na nakaranas ka rin na makasama ng mga kabataan sa NAIC. Nagpapasalamat ako na sila'y nakasama mo at natuto ka din. Opo, nagpapasalamat po sa NAIC Seventh-day Adventist Church na nabigay po sa akin ng magandang experience na in the midst of the pandemic, meron pong magandang experience na nangyari. Kahit pandemic po. Yes, yun nga, di ba? Parang at the end ways of po, the, yes, the tunnel. There's light. Yes. There's light. Yes. Oh, tama. Ano po yan? Tawag yan. Positive outlook. Yes. Misan yung light ay kasulubog na trains. Iba naman yung Brother Mike. Ikaw ba, Brother Mike? Oh, sa iyong kaidara naman. Marami. Yes. Marami panahon eh. Yes. Yung totoo po yan. At sa mga kananayang katulad ko na kung ang inyong mga anak ay wala sa inyong mga piling, alam ko po ang pakiramdam kaya't atin silang ipagdarasal at gayon din ay laging magtiwala sa Panginoon. At tayo nagpapasalamat sa ating mga nakasama ngayon at sa mga talent na ibinigay nyo at kung meron po kayong mga talento na gustong i-share dahil yan po ay pagpapala sa inyo at sa akin at sa ating mga tagapakinig at wag po nating isikreto. Alam mo, itong panahon na ito ng pandemic at ang online po natin, mga kapatid, mas lalo tayong naging matapang na sabihin kung gaano kalaki at kung gaano ang faith natin ay dapat nating pasaganain. Dahil hindi lamang po mga taga-kapatira natin sa church ang nakakaalam at nakakarinig. Mga kapatid, meron din tayo mga kapatid dyan at mga kaibigan na napapadaan sa ating Facebook page. Opo, at kung gusto po mag-message or magbigay ng inyong mga talento, as the parable said, when you use your talents will grow.
Yes. Ano, medyo na mix po nga lang mga parable pero ganoon na po. Ganoon na rin yun. Ganoon na po yun. Ang email po natin, naik.adventist@gmail.com at ang Facebook, naik.adventist. Naik.adventist. Salamat po sa inyong mga talento. Thank you po sa mga sa ating mga viewers. Yes. Maraming salamat. Mga followers po natin at at nga po, nabanggit po natin ng followers. Basahin po natin mga comments bago tayo mag- Yes. At muli po, ang pasaganain po natin at gayon din ang pag-ibig ng Panginoon ay lagi nating iparanas sa ating mga kapitbahay, kaibigan, kapatiran na katabi dyan. Ayan. Bagamat bawal pa rin po ang maghawakan, ano po, just wave and say, Happy Sabbath, God bless, Jesus loves you. Ayan. And we love you, mga kapatid. Ayan. Yan po, ganyan po kay Sister Angelita Bernabe. Good morning and happy Sabbath to all. Happy Sabbath, Ate Angie! Siyempre, kasama niya si Ate Eve. Ang ganyan nanay. Po kay Sister Shanara, Joy Lacre Ardina. Relate po ako. Happy Sabbath sa iyo. Sa kwento niyo po. Happy Sabbath. Totoo yan. Kaya lagi tayong magpapasalamat. Ganyan po kay Edna Luma. Naspe? Happy Sabbath. Happy Sabbath po. At comment din po. Mag-isa din po ako dito. 3 years na nang hindi nakakawi. Ay, pagpadalangin po natin si Sister Shanara. Totoo yan. Kaya laging isipin ang pag-ibig ng Panginoon. And be strong, Shanara. Opo, ganyan po kay Evelyn Rebus Conde, Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath po. Ayan po, Sister Mercy, Happy Sabbath, Naik Church. Happy Sabbath, Sister Mercy. Ayan po kay Emeline. Emeline? Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath, Emeline. Ayan po kay Emeline. Emeline Panganiban. Happy Sabbath to all. God bless us all. God bless po. Ayan po kay Maria Umapas. Happy Sabbath po. Happy Sabbath sa iyo, Che. And happy Sabbath, Nana Raquel. Isa sa pinakamatanda natin. Ano? Ano po. At ganyan po kay James Nuzord. Happy Sabbath po sa lahat. God bless po. Happy Sabbath sa iyo, James. And God bless. Ayan po kay Mira Sol Maturan. Happy Sabbath po. Happy Sabbath sa inyo. Mga kapatid, Happy Sabbath po sa inyo lahat. At lagi po nating tandaan na tayo lagi magpasalamat. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, bagamat mahirap, alam ko po, makakangiti ka ba kapag ka mabigat ang sitwasyon sa buhay? Mahirap, pero ang sabi nga po ay isang advice sa atin na magkaroon tayo ng positive outlook at ng kapayapaan ng ating ilagay sa ating isipan ang mga pangako ng Panginoon na wala namang hanggan talaga, ano po, at may katuparan. Salamat sa Diyos. Salamat ng marami at ang oras na ito ay ibinibigay natin ng papapasalamat at papuri sa Kanya. Mga patid, bago po tayo tuloy magtapos, narito po si Brother Mico para sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa paggabay, sa pagtulong, sa pagbigay sa amin ng mga kailangan namin sa buhay namin araw-araw. Panginoon, salamat po sa mga pagpapala, physical, emotional, social, Lord. Salamat po sa trabaho na bigay niyo sa amin dito sa lupa at kami po maging ilaw sa mga tao na nasa dilim, Lord. At kahit po Thanksgiving Day, Easter Day, every Sabbath po ay Thanksgiving sa atin, sa amin. O Lord, each Sabbath po is a blessing and you have blessed all of us in your own way in what we need at the moment, even though we may not see that we need that, our prayers are answered nonetheless, Lord. Lord, you know what's in our heart. Cleanse us and those who are suffering.
emotionally, physically, socially, Lord, heal them, O Lord. Heal us, O Lord. For we are weak, but with you we are strong. Those who are feeling alone, we know that you are with us, O Lord. You heal us and protect us from any dangers. Lord, bless all the programs this Sabbath day. The Cavite Mission, Nayak 70 Adventist Church, Lord, and the World Church General Conference. Bless each and every one of us this Sabbath day and forgive us of our sins have come against thee. We thank you for all the things you've given to us. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen! At mga kapatid, narito po si Brother Mike. Maraming salamat po at happy Sabbath. Brother, thank you for viewing and watching and listening. Yes, Brother Miko. Happy Sabbath po and God bless us all. And of course, thank you very much everyone and happy Thanksgiving. And also, we give all the glory to God. Siyempre pa po at patuloy po lamang tayong manalangin at magpasalamat at maging masaya. Be healthy, be safe. To God be the glory!